Kahit patuloy ang pagdami ng may COVID-19 sa Pilipinas, papayagan na simula sa Lunes ang dine-in sa mga kainan, pati na sa mga samyutsalan. Pero may mga kondisyon. Saksi si Bernadette Reyes. Oh, natakam ka rin ba? No need to worry dahil simula June 15, ang inyong samyup craving pwede na kahit dine-in. Para yan sa GCQ areas tulad ng Metro Manila. Pero hinay-hinay muna bago mag-aya ng barkada. Sabi ng DTI, ang pwede lang umupo sa pang-apata na mesa ay dalawa. Bawal ang magkatabi o magkaharap kaya ang salitan ay palihis o diagonal. Kahit sa ibang resto, pwede na ang dine-in sa GCQ area simula Lunes. Pero dapat sumunod sa health protocols at hanggang 30% lang ng capacity ang dapat maging laman. Hanggang 50% naman sa MGCQ areas. Yung mga customer na hindi naman magkakasama o hindi magkakakilala, maganda rin may mga clear glass, fiberglass for example, na mga divider. Mm-hmm. Of course, yung sanitation. May 10 minutong pagitan din sa bawat customer para bigyan daan ang pag-sanitize sa mga mesa at upuan. Pati mga naghahanda ng pagkain at staff dapat naka-face mask, face shield, gloves at hair cap. Bawal na rin ang direct contact sa pag-handle ng pera. Kaya diskarte ng ilan. Pag abot po ng pera ng customer, meron po kaming container. Then doon po namin siya ilalagay. Then abot po sa customer, bigay po kay cashier. Ang dine-in sa mga kainan, papayagan kahit patuloy ang pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Tumataas kasi yung numero. Sir, hindi naman tayo babalik ng MECQ. Tama ba? MECQ from GCQ. MECQ? Sa Metro Manila? Yes, sir. Pero dito hindi. Ah, hindi na. Okay. So at the most, GCQ pa rin, if ever. Yes, most likely, no? Pero ang pinal na desisyon, sa Lunes pa ibababa ni Pangulong Duterte. Bukod sa Metro Manila, nakatutok ang mata ng IATF sa Cebu kung saan patuloy ang pagdami ng kaso ng COVID. Pwede bumalik yan ang MECQ or pwede ma-retain. Mm-hmm. Ang nire-request ng LGU doon ay bumaba ng MECQ. Pero sa mga resulta ngayon, no? Sa Cebu, 172 new cases. Paano mo yung ibababa kung gano'n yung numero mo? Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nagpositibo pati si Mayor Junard Ahong Chan. Asymptomatic o walang naranasang sintomas si Mayor Chan na nag-file na ng leave. Okay lang ako nag-positive. Total, this is part of my work. Sa buong Pilipinas, nasa 24,787 na ang kaso ng COVID-19. Tumaas na naman ang fresh cases ngayon kumpara kahapon. Gayon din ang bilang ng namatay. Habang record-breaking muli ang mga naitalang gumaling. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.